Matapos nga ng grabing performance ni Luka Doncic mga idol sa Game 1 matchup nila against sa Phoenix Suns o sana nagtala nga siya ng 45 points ay ngayon ay kapantay niya na nga si Michael Jordan sa pinakamataas na average pagdating sa points sa playoffs. Parehas na nga sila mga idol na nag-average ng 33.4 points per game. At hindi nga lamang yan ang history na ginawa ni Luka mga idol. Siya nga rin ang youngest player na may 45 points and 10 rebounds in a playoff game since si Kobe Bryant noong taong 2001. At yung mga history ngang yan mga idol na kanyang ginagawa ay patunay lamang kung gaano kagaling itong si Luka. Pinapatunayan lang ito na isa nga siyang generational talent sa NBA. Isipin nyo yun mga idol, yung pangalan na Luka Doncic ay nakahanay na nga sa pangalan neto ni Michael Jordan at ni Kobe Bryant. At para naman sa ating next balita mga idol, ay eto nga ang Utah Jazz ay merong desisyon na gagawin. Ayon nga sa latest report kay Rudy Gobert mga idol, nasa punto na nga daw siya ng kanyang karir sa team ng Utah Jazz na pinapapili niya na ang team ng Jazz kung siya ba nga daw or si Donovan Mitchell ang kanilang pipiliin. At inaasahan na hihingi na nga siya ng trade dito sa team ng Utah Jazz in a couple of days. Dagdag pa nga sa report na ito mga idol, feeling nga daw ni Rudy Gobert ang kanyang numero, ang kanyang statistics ay consistent at nag-i-improve. Samantalang ang kanyang kapartner naman na si Donovan Mitchell ay isang nga daw liability at nababawasan na nga rin daw ang kanyang explosiveness. Yan nga mga idol ang report dito kay Rudy Gobert. Hindi na nga siya daw masaya mga idol dito sa kanyang team ngayon na Utah Jazz and expected na mag-request ng trade. Kayo ba mga idol, ano sa tingin nyo? Saang team ba magandang mapunta itong si Rudy Gobert kung saan mayu-utilize nga siya ng tama? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. Next, balita naman tayo mga idol, isa na namang player na maaaring matrade. Ayon nga sa rival teams ng Minnesota Timberwolves, inaasahan niya nila na itatry ng Minnesota na i-trade ang kanilang guardia na si D'Angelo Russell ngayong off-season. At ang posibleng rason nga daw niyan mga idol ay dahil etong si D'Lo, D'Angelo Russell, ay hindi consistent sa kanyang paglalaro. Minsan maganda at solid ang kanyang mga performance, next game hindi naman ito maganda. At isa pang ang concern na itong Timberwolves mga idol ay ang kanyang injury. Kaya nga't balita na ito nga daw Minnesota Timberwolves ay itetrade si D'Angelo Russell ngayong off-season. At ang maaaring teams nga daw ng pagtrade ni D'Lo ay isa na ang team ng New York Knicks. Kasali ang kanyang dating team na Los Angeles Lakers at pati na nga rin mga idol ang team ng Oklahoma City Thunder. Ilan nga lang yan mga idol sa maraming pag-tradean na itong ang team ng Minnesota Timberwolves kay D'Lo. Abangan nga natin mga idol kung susuko na ba sila dito kay D'Angelo Russell at i-trade siya or bibigyan pa nga nila ng pagkakataon sa kanilang team. Pero anyways mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!